Merong tatlong hadlang. Ang naghahadlang ay nasa isipan mo. So, kailangan aware tayo. Ano ba itong tatlo na nagbablock sa atin kaya hindi tayo maging matagumpay, hindi tayo yumayaman? Tignan nyo ah. Number one, iniisip mo na hindi ko talaga kaya yan. May nagsasabi sa'yo talaga, hindi mo talaga kaya yan. Number two, yung mga iisipin mo, yung mga katulad mo, yung mga kasama mo dyan sa barangay mo, ay hindi naman kaya. So, bakit ikaw kakayanin mo? Diba? So, isipin mo, pare-pareho naman kami mga classmate, mga nakataga-barangay. Wala naman nakakaya. So, hindi ko rin kaya. Number three, baka hindi mo naman talaga gusto yung pangarap mo. Sabi mo lang, gusto ko yumaman, maging successful, magkaroon malaking negosyo. Pero sa utak mo, parang okay na ako dito. Paisi-isi na lang ako. Ayoko naman talaga yan. So, gusto mo ba talaga? Ito yung tatlong nag-ahad lang sa'yo. Iisa-isahin natin, ha? Number one, isip mo hindi mo kaya. Bakit? Yung environment mo, wala kang budget pang aral. Diba? Kulang ang mga kinakain. So, medyo mahirap din yon. Yung magulang mo, mahirap din. Diba? So, ang hindi nila, hindi mo makikita na, ay, kaya ng magulang ko, magagawa ko rin. Siyempre, nag-start na as mahirap eh. Yun ang mga block. Minsan, kahit yung mga tao sa paligid mo, sila ang hahadlang sa'yo. Diba? May crab mentality. Yung mga classmate mo, kaibigan mo, sasabihin, hindi mo kaya yan. Yung mga kamag-anak mo, hindi ka tutulungan. Mas maganda nga, hindi ka maging successful. Hindi mo siya mauungusan. Hindi mo siya maunahan. Yung mga politiko, tutulungan ka konti, pero hindi ka talaga papataasin. Ay kung tumaas ka, dinaunahan mo pa sila. Minsan, ha, ito, sinasabi ko lang, inisip ko lang, baka minsan ang mga religious groups, gusto ka rin tulungan, pero hindi talaga yung yayaman na mataas. I think may possibility ng ganyan. Kasi nga, kailangan maraming followers eh. Parang politiko, kailangan maraming followers na mapapasunod. Eh kung naging tumaas ka, di gumawa ka pa na sarili mong grupo. Ikaw pa yung tumakbo. Ikaw pa naging mayaman. Ikaw pa naging amo. Yung mga negosyante, hindi pwede masyado mayaman yung mga tao. Di wala namang katrabaho. Diba? So may possibility na yan ang mga block. Kaya lahagi nagsasabi, hindi mo kaya. Diba? Paano mo ma-overcome to? Okay? Yung sa hindi ko kaya, kailangan mo talaga determination. Pero hindi yung basta determination, talagang matigas ka dapat. Hindi mo makukuha yan overnight. Pag panood nitong video, papasok na ba sa utak mo na kaya mo? Hindi pa yan. Pero unti-unti, kailangan mo itaas yung confidence mo. Paano? Kailangan tumalon ka sa swimming pool. Kailangan tumalon ka sa laban. O, tumalon ka sa negosyo, sumali ka sa contest, tumakbo ka sa politika, sumali ka sa kahit anong, mag-apply ka, di ba? Kailangan gumagalaw ka kasi nag-apply ka, bumagsak ka, lumaban ka, natalo ka, doon ka matututo. Diba? Doon ka matututo. Kala mo lang natalo. Hindi natalo talaga yon. Kasi every time, pagaling ka ng pagaling eh. Pagaling ng pagaling. Siyempre, parang si Thomas Edison, o ilan ba inimbento niyang nagkamali bago siya naka-invento ng ilaw? Siguro 1,000 times siya nagkamali. Si Abraham Lincoln, ilang beses natalo? 10 beses bago naging presidente. So, every time you learn and you learn eh. Kaya lang nga, marami nagbababa sa atin. Komunidad, tao, kaibigan, ibababa ka. Wala ka nga matitirang kaibigan. Baka ikaw lang, baka asawa mo lang, baka anak mo lang. Baka kayo lang ang core na tutulong sa'yo. Yung iba, wala kang maasahan. Diba? Yan ang natutunan ko. Tapos, para isipin mo na kaya mo, mga katulad, sasabihin mo, mga katulad ko, hindi kaya eh. High school graduate lang ako, pangit na eskwelahan ko.
Kaya nga, yung talento mo, kahit ano yung maliit na talento mo, papalakihin mo. Lahat naman binigay ng talento. Tanim lang ng tanim. Aral ng aral. Slowly. 1+1+1. Akyat ng akyat ng akyat. Tapos, next, bukod sa aral ng aral, magpaplano ka. Gusto mo magtrabaho, malaki opportunity sa ibang bansa. Kailangan tayo ng ibang bansa. Gusto mo mag-overseas workers, pwede mo iplano mo doon. Mas kumikita sila. Gusto mo sa Pilipinas, mag-isip ka ng negosyo na ikaw lang. Kailangan medyo kakaiba na ikaw lang. Sa una, pwede kang gumaya, pero yung mga gaya-gaya, hindi rin nagiging successful eh. Diba? Konting gaya, pero dapat meron kang sariling original. Okay? Isa pa. Isip ng marami. Hihingi lang ako ng pera. Mabigyan lang ako ng pera, okay na. Mali po yun. Huwag pera hingiin mo kasi pera naubos eh. Kahit bigyan ka na 1 million, mauubos eh. Ang hingiin mo, yung utak, yung advice. Ano yung magandang payo? Para sa mga vloggers, hindi ko magalaan. I-share mo, i-boost mo ako, Doc. Hindi yun eh. Hindi yun ang secret. Ang secret, tinuturuan ko kayo paano ma-achieve. Dapat papasok sa utak mo, kaya ko yung 1 million followers, kaya ko yung 10 million, kaya ko maging presidente, kaya ko lahat. Dapat ganun ang dating ng utak mo. Kung ano opportunity, pwede mataas, pwede mababa, kahit ano, dapat iisipin mo muna ng kaya mo. Tapos, itatrabaho mo siya. Next, kailangan makahanap ka ng tamang partner. Yung iba, ginagawa shortcut, mag-aasawa ng mayaman. Pwede naman yon, wala naman problema. Pero kung mahanap mo yung partner na tutulong sa iyo, malaking bagay. Malaking bagay 'yon, yung pareho din, meron kang mentor, teacher na magtuturo sa iyo, tapos meron ka ring partner. Okay, so dapat unti-unti pataas ng pataas. And lastly, yung nagsasabi niya, hindi ko naman talaga gusto 'yan. Kailangan may soul searching ka. Ano ba talaga gusto mo? Ano ba talaga goal mo mula na buhay hanggang mamatay? Ano ba gusto mo maging legacy mo? Gusto mo ba maraming pera, maraming babae, maraming bahay, maraming kotse? Gusto mo maraming matulungan? Ano ba gusto mo? Kailangan ilinaw mo. Pag nalinaw mo na ito talaga gusto mo, focus ka na doon. Focus ka na doon. So sinasabi ko sa inyo, mahirap yan. Buong mundo magbababa sa'yo. Social media magbababa sa'yo. Wala kayong kakampi, sarili mo lang, pati ako. Diba? Kamaniwala sa iba. Kamaniwala sa iba. Pag alam mo, kaya mo yan. Sana nakatulong to video, at least doon sa first step ng pagtaas ninyo. God bless po.